Magandang araw. Tawagin niyo po akong Ramon at ito ang karanasan namin ng asawa ko. Pero bago ito, 23 anyos ako taong 1993. Tambay lang ako noon at walang trabaho. Umaasa pa sa aking mga magulang. Isang araw, nasa tambayan ako noon at kasama ang aking mga tropa. Nang may dumaang isang tricycle at may pasahero ito. Nang makita ko yung pasahero, alam mo yung tinamaan ka kaagad. Hindi ko inakala na makikilala ko pala ang babaeng iyon. Lumipas ang isang araw, umaga noon, nang makasabay ko itong babae sa daanan. Agad ko siyang binati. Magandang araw, Binibini. Agad naman itong tumugon. Magandang araw naman sa iyo, kuya. Sagot niya habang nakangiti. Ramon na lang itawag mo sa akin. At siya nga pala, saan ang tungo mo ngayon? Tanong ko pa sa kanya. O sige, Ramon. Ako nga pala si Aiza. Nag-iikot-ikot lang ako dito para makabisado ko ang baryo. Sagot niya. At sa mga sandaling iyon, sinamahan ko itong mag-ikot-ikot. At habang nag-uusap kami, may dumaang mag-ina. Tawagin na lang natin sila sa pangalang Aling Marcia at Donita. Mga kapitbahay ko rin po sila. At biglang kinausap ni Aiza si Aling Marcia. Kumustahan at pagpapakilala. Maya-maya lang, nagsabi ito ng, Nay, magkakaroon na po kayo ng apo. Sabay titig sa tiyan ni Donita. Ay nako, wag muna. Paano mabubuntis ito eh, wala namang may pinapakilalang kasintahan sa amin. Sagot ni Aling Marcia. Napangiti na lang si Aiza at agad ko na lang iniba ang usapan at nagpatuloy na kami sa paglalakad. Nagtataka na ako noong sandaling iyon. Sa mga sumunod na araw ay gabi-gabi na lang akong nakakarinig ng kung anong hayop sa labas ng bahay namin. Makalipas ang ilang buwan, bago ako tuluyang mahulog sa kanya, umiwas ako kay Aiza dahil kapag nakikita ko siya at magkasama kami, parang nag-iiba ang pagkatao niya. Madalas niya ring binabati ang ilang mga buntis sa amin. At sa maniwala kayo o hindi, ay nagkatotoo ang sinabi niya kay Aling Marcia. Buntis nga si Donita. Hanggang sa huminto na ako sa pakikipagkita kay Aiza. At makalipas pang ilang buwan, nakilala ko si Fatima. Naging magkasintahan kami at nagsama sa isang bahay. Ito yung bahay na hindi tinitirhan ni Lolo. Makalipas ang ilang buwan, isang umaga, masayang nag-uusap si Donita at ang kasintahan kong si Fatima. O sabihin na nating asawa ko na ito. Kabuwanan po ni Donita noong mga panahong iyon. Napadaan si Aiza sa harap nila at bigla itong nagwika na sa susunod na mga araw ay lalabas na daw ang dinadalang sanggol ni Donita. Laking gulat naman ang dalawa noon at agad naman silang pumasok sa loob ng bahay. Kinuwento lang po ni Fatima ang kaganapang ito sa akin. Ramon, samahan mo ako sa bahay. Gusto kong makausap si Lolo. Iba ang nararamdaman ko sa babaeng iyan. Sabi ni Fatima nung dumating ako sa bahay. Okay sige, pupunta tayo doon. Sagot ko sa kanya. At siya nga po pala, may lahing manggagamot ang lolo ni Fatima. Pumunta na kami noon sa lolo niya at nang makasalubong namin si Aiza, masama ang tingin niya sa asawa ko. Mon, buntis ang asawa mo. Sabi agad ni Aiza at bigla naman akong hinatak ng aking asawa. Halika na Ramon,
Nababaliw na yata ang babaeng iyan. Sagot ni Fatima. Nagulat ako sa sinabi ni Aiza at agad ko namang tinanong si Fatima kung totoo ba ang sinabi ni Aiza. Oo, buntis ako at bala ko sanang sorpresahin ka. Kaso, naunaan niya ako. Pahayag ni Fatima sa akin. Sobrang saya ko nung nalaman kong magkakaanak na kami. Lalo pa't meron na akong trabaho nung time na yon. At sunod-sunod ang swerte na dumadating sa akin. Ngunit, bigla namang nakaramdam si Fatima ng pangamba. Bilisan natin. Pumunta na tayo kay Lolo. May kutob na akong kakaiba kay Aiza. Tara na, para makahingi na ng pangontra. Sabi pa ni Fatima at biniro ko pa siya noon na baka aswang din ito kasi pinagdudahan niya si Aiza. Nang makarating kami sa bahay ng lolo ni Fatima, agad akong nagmano at sinabi kaagad namin ang sadya namin doon. Lo, manghihingi po kami ng pangontra. May pinaghihinalaan doon sa amin. Tiyak na kapag manganak yung kapitbahay namin, baka siya yung unang paramdaman. Wika ni Fatima. Nabalitaan ko nga sa nanay mo. O sige, umupo muna kayo at gagawa lang muna ako ng panangga. Sagot ng lolo niya. At habang ginagawa niya mga panangga, natulog muna ako sa duyan malapit sa puno ng sampalok. At sa sarap ng aking pagtulog, ay nahulog po ako at tumama ang aking kamay sa isang kahoy. Sa inis ko, bigla akong nagmura at biglang lumabas si Lolo. Anong nangyari sa'yo? Tanong niya sa akin. Wala lo. Nalaglag lang po ako pero nakapagtataka kasi parang binaliktad yung duyan. Sagot ko. Hayaan mo na. Bago ka lang kasi dito. Mga kaibigan ko rin sila. Pumasok ka na dito. Patawang wika ni Lolo. Lumipas sa mga oras na tapos nang gawin ni Lolo ang mga pangontra. Nagpasalamat kami at agad na umuwi na sa bahay. Sumapit ang gabi, habang naghahapunan kami, may narinig kaming kung anong ingay sa likod ng bahay at agad ko namang pinuntahan yon. Puputulin ko muna ang kwento. Marami ang naghihinala noon kay Aiza. Gusto siyang palayasin ng mga tao sa baryo nang dahil sa pinapakita niyang kawirduhan. Kaso yung tinatawag na matibay na ebidensya ay mahirap hulihin sa kanya. Kaya walang magawa ang mga tao doon. Mula sa likod ng bahay ay tumayo ako doon at laking gulat ko na merong babaeng nakadungaw sa bintana ng bahay nila Donita. Parang may ginagawa ito. Napasigaw ako noon at narinig din nila Donita. Subalit, nung lumabas ang kamag-anakan niya, ay agad na umalis ang babaeng iyon. Hindi ako sigurado kung si Aiza ba yon. Makalipas ang ilang oras na pagkukwentuhan, pumasok na kami sa bahay at sinara ko talaga ang mga pinto at bintana. Wala namang may nangyaring kakaiba sa bahay namin noong gabing iyon. At makalipas pang ilang araw, kakauwi ko lang noon sa bahay. Tulog ang asawa ko nung madatnan ko siya doon. Subalit, nung pagbukas ko ng pinto ng kwarto, nakita ko si Aiza na nasa bintana at nakatingin kay Fatima. Agad ko naman siyang tinanong kung ano ang ginagawa niya doon. Yung bintana at dingding ng kwarto namin ay nasa gilid lang ng daanan at kung may dadaan man ay maririnig talaga namin at makikita kung bukas ang bintana. Tinanong ko si Aiza kung ano ang ginagawa niya doon. Tumingin lamang ito sa akin ng masama at bigla namang umalis.
Fast forward po tayo. Dumating na itong araw na manganganak na si Donita. Ito yung kapitbahay namin. Tandang-tanda ko na mag-aalas 9 ng gabing iyon. Habang nasa gitna ito ng panganganak, napansin namin ang itim na pusa na nasa sanga ng puno sa tapat lang ng bintana. Nakatingin lang ito sa loob ng kwarto. Wala itong kibo at parang nagmamasid lang. Kaya kumuha sila ng asin at ita. Pero maya-maya lang ay wala na ito. Sinara nila ang bintana noon at pinapaypayan na lang si Donita ng kanyang asawa para mayroon ding dumampi na hangin sa kanya. Maayos din na ng anak si Donita at wala namang naging problema sa bata. Makalipas ang ilang araw, nakasalubong ko si Aiza. Paika-ika ito kung lumakad. Hindi ko po siya pinansin. Ngunit sobrang sama ng tingin niya sa akin na parang may galit po talaga ito. Ilang buwan ang lumipas at 5 buwan na ang dinadala ni Fatima, ang anak namin. At isang gabi, ginabi ako ng uwi noon galing trabaho. Nagulat na lang ako na sa pagpasok ko sa kwarto ay nandoon si Aiza. Hinipo-hipo nito ang tiyan ng aking asawa na mahimbing nang natutulog. Agad ko siyang sinigawan at tangkang saktan. Ngunit tumalon po ito sa bintana. Pilit kong ginising ang aking asawa pero parang hindi ito magising. Naalarama ako kaya humingi ako ng tulong sa kapitbahay namin. Takot na takot ako noon at baka ano nang mangyari sa asawa ko. Tinawag ko rin ang lolo ni Fatima at saka lang ito nagising. Mayroon daw ginawa si Aiza kay Fatima kaya hindi ito magising-gising. Ngunit ang masamang balita, ayon sa lolo ni Fatima, muntik na daw mawala ng buhay ang anak namin. At ayon naman kay Fatima, ilang oras nang hindi gumagalaw ang anak namin. Parang hindi na daw matigas ang kanyang tiyan na parang normal na lang na bilbil. Agad kong sinugod si Aiza, subalit wala na ito. Labis-labis ang galit ko noon sa kanya at nangako ako kay Fatima na kapag makita ko ito ay kukumprontahin ko talaga ito. Hanggang dito na lang po ang kwento. Salamat sa oras niyo.